dahil doon sa challenge na to, nagkaroon ka ng dahilan para umikot at makita yung magandang Pilipinas. So medyo mabigat na challenge ito, pero tingin ko naman kakayanin natin. Today is the 25th of March, 2022. The day that the Lord has made, mga padi. This is the most awaited event of the year para sa aming mahihilig sa motor. 1,500 big bike participants. Different mindset, different goals. 1,200 kilometers endurance challenge. Nandito po tayo ngayon sa Laos Group Event Center upang makilahok sa tinatawag na Boss Ironman Motorcycle Challenge para sa taon na ito. At kasama ang aking mga kaibigan, we call our trips and adventure the Shed Culture. At ito po yung aming kwento para sa biyaheng ito. Welcome participants, 2022 Boss Ironman Challenge. Napakadaming motor. Pasok mo tayo para mainit. Dulo daw. Ayan, dito namin ipapacheck yung mga motorcycles at yung mga gears natin na gagamitin. 900 Ayos na? Christine, sana sumali ka na lang. All good. Shed Culture has arrived. Nandito tayo sa Laos Event Center. Mag-ayos lang kami ng mga kailangan namin gawin dito. Kukunin namin yung kit namin. Kailangan namin i-present yung form na pinila pa namin kanina. Kung ano pa yung mga kailangan namin mamaya sa ride, ibibigay nila sa amin ngayon. Uy, puta! Master Yogi! May paddock tayo eh, oh, parang nasa MotoGP. Yan! Gano'n sana. Tawa ka eh. Ano, mamaya na lang. Taba ng pila oh. Yan yung ikat mo ah. Thank you po. Which is right side ng helmet and then the passport. After ng 2 hours na pila dito sa kit claiming, nandito na tayo sa final stage. Kukunin na natin yung mga kit natin na gagamitin mamaya. Alright, ayos na. Woo! Kain muna. Now we need to rest. Salamat. And we're here. Orotel.
Ha? Anong floor? Third floor. Okay. Thank you po. A good place to stay. 335. Dito kami. Dito na ako, sir. Tama din yun. Pahinga na tayo. Kaya pala sa Ironman, kasi pipila ka ng 2 hours. Tapos, magra-ride ka ng 24 hours. What the shit? Night, guys. Tonight is the night. At ang totoong nangyari, hindi kami nakatulog. Wala talagang tulog na nangyari. Joke lang namin yung sinabi ko kanina. Kaya handa na namin yung mga gamit namin. Kailangan namin magpunta sa event para makita natin yung mga eksena dun at makikigulo tayo. Back up na kami, balik tayo doon. Girap na, girap. Let's go, do. 9 PM pa naman yung take-off. Waiting lang tayo dun sa may shuttle na susundo sa atin para dalhin tayo dun sa event center. Makikigulo na tayo doon. No tae, no tulog. Hindi pa naman talaga natin kailangan mapunta dyan kasi pang 900 tayo magte-take off. Pero gusto naming mapunta dito kasi ihahatid namin si Yogi. Let us start with our major sponsor, Evo Helmets. Evolution never stops. Uni Oil, our partner gas station. Just a friendly reminder sa lahat ng mga riders na mag-ride tonight, ride safely. Ingat tayo palagi, ride on your own pace. This is not a race. Good luck, Yogi! Alright! Go, Yogi! Kaya mo yan, brother. Nag-take off na yung mga unang batch ng mga motor. Nasa 900 naman tayo mag-take off. So siguro mga 30 minutes, 20 minutes from now, take off na rin tayo. Kaya kailangan mag-gear up na. Kita-kita tayo din sa grid. Yeah! Yeah! Uy, ito! Ako na! Start. Ngayon pa lang namin didikit yung stickers. Ready na ba sila sa atin? Ready, I love you! Love you! Hello, ride safe po! Salamat, tol! Sarap! Number 907 yata ako. Si Keno, si Nikki, si Gavin, at saka si Sunny Boy. Magkakasunod kami nung mga yan. Sabay-sabay kami magte-take off. Nasa 800 na yata. Malapit na tayo kaya nagre-ready na kami. Everyone is gear up and we're ready to go. Hindi ko talaga alam kung ano mararamdaman ko ngayon. Medyo parang kinakabahan na parang excited. Siyempre mas lamang yung saya. Buong North Loop, enjoy natin. Buwi! Lakit sa Sunday. Ingat, boy boy. Pantika. Burn for a bad easy and broadcast so raw and neatly. Thunder Road.
sunshine. Work it out, now. After almost a month of preparation, we're finally here at Taguig and about to start the longest motorcycle ride of our life. This is going to be the start of our Lord Loop adventure. Kaya sila magmadali, tayo mag-enjoy. Mabibilis mga motor nila eh. Yan sila kailangan sabayan. Kasi sa inyo, hindi pa pilisan to. Pasarapan ang biyahe to. Ang tingin ko kami pinakamasaya dito. Pasok kami. Sinasabog yung adrenaline ko. This is the night! Gira. Woohoo! Is this love? Is it electric? It'll be flowing on the street. Night after night. Just to get through the week. At ating na po ang mga naglalaki ang mga motor. Ayan o, na-apply pa yan na nila kami. Tatagpusin na namin itong DBLX. Konti na lang. Gavin, Keno, Sunny Boy, Nicky Boy. Focus lang kayo. Overtake ako ha. Tara, nahanan natin. Pressure. Kaya nga, suicide bomber to. Kasago na tayo. Oh, Lilo. May nabunggong motor. Fuck that. Relax. Tara. Nating isipin yan, tara na. Go. Move on. Nasa bawang na tayo, mga tol. Bayan to ha. Tundan nyo lang yung pacing ko ha. Sandaan lang tayo. Puta kayo na. Whoopsie champ. What up? Pasok. Clear, party clear. Ah, swabihan na yung daan. Medyo may mga banking dito mga body ha. Pasok, kasarap yung saan, swabe. Overtake na ako ha. Ako muna patraan ko para palit-palitan lang tayo. Mamaya si Kenu naman dun sa bundok, magaling kumurbada. Shell ba, Shell? Oo, oh, pati Shell, malapit na tayo. 1 kilometer, nakita ko na. Pag-asa na kayo, tapos gawin nyo na yung mga gagawin nyo masang mabilis. Umihi kayo kung iihi kayo. Kanan. Ayop yun. Kanan muna tayo. Para sa tawid tayo pagkatapos ito. Pasok. Pultang ka. Pultang po. Power po? Opo. We arrived just right in time to fuel up. Sakto ang computation namin sa mga gas consumption ng mga motor. Very big advantage yung mga tank capacity ng mga motor namin dahil we can load up to 17 liters. Kaya from San Fernando, Pampanga, we were able to ride 218 kilometers going to Bacnotan for our first gas stop. Pasok. Thank you.
Solid yung mga motor nila, oh. Loko, sir, na to. Putang ina, ang bilis natin, ah. We're just driving in our own pace. Ganito talaga kami magmotor. Sige, sir. Sani po, itagpusin na natin itong mga to. Go, go, go. Oh, shit, ah. Wait, wait pa. Wala, wala pa rin, wala pa rin. Dire-diretso lang. Pasok, let's go. Tambayan natin sa gitsi Papa J dito sa Ilocos. Opa. Dagat na to. No? Walang bibitaw sa adrenaline, mga pati. Uy, gago. Napakasarap yung mga kasabay na big bike, ano? Lalim yung karbada, ha? May sikain dito, may sikain. Yan, tara, game. Ganun-ganun lang, nakarating na agad tayo dito sa Ilocos. Whew! First checkpoint. Kapirma tayo. Around 300 to arrive tayo sa first checkpoint. Not bad, napaaga pa din tayo sa inaasahan. But we're not really on a rush, kaya we're taking our time. Para mas madaman na din natin yung event, since this is our first time joining, chill lang tayo. Okay na, okay na. Picture na lang tayo, tol. Ingat ka yan. Sabay, sabay. Salamat, salamat. Salamat. Salamat, salamat, tol. Tatapos na kami dito sa first checkpoint magpapirma. Ilocos Norte, ang bayan ni Papa J. Ni Papa J. Puntahan muna namin si Papa J. Hindi naman tayo nagmamadali. 24 hours yung binigay sa atin para tapusin itong 1,200 kilometers na ride natin. So, napakadami nating time para magpahinga. Hindi natin kailangang bakbakin ng bakbakin to. Relax lang tayo, enjoy natin yung ride. Libot lang talaga to. Nakikita nyo ba yan? Ang lalaki ng mga motor nila, di ba? Pero para sa akin, mas convenient yung bike na daladala natin kung gantong long ride yung pag-uusapan. Piga ka lang ng piga dito, wala ka nang isipin. Hindi nga lang ganun kabilis yung motor namin. Actually mga buddy, yung pagsali talaga dito sa Boss Ironman, depende talaga yan sa goal mo. Kung ano yung gusto mong mangyari dun sa ride mo, nasa sa'yo yan. So magmadali, i-beat yung sarili mong record, debirahin mo. Kaya na muna tayo dito, maraming tropa dito, masarap tumambay. Kababar ko dapat to, kaya namin hati dito sa Ilocos. Kaya lang kaya, nag-disgrasya o. Nag-motor ng lasing. Nandito pa rin tayo sa Ilocos Norte. Papasok kami ng pagudbod. Ito na yung mga part na medyo dapat tayo maglilo. Pansyahan lang, ingat-ingat. Dumaan lang talaga kami sa Ilocos para kitain itong mga tropa natin dito. Medyo marami tayong kaibigan dito sa Ilocos. Tuloy na kami sa biyahe. We still have a lot to enjoy. Let's go na. Ayun ako, sabay natin mga GS ulit. Solid! Bakbakan mga sir. Kita tayo, 27.
Huwag ka mawawala. Salamat sa pag-aantay. Bakbakan na ulit. Sanchez Mira, let's go. Papunta tayo ngayon ng Pagudpud. Napakaganda ng daan dito. Alam ko puro asfalto to eh. Last time nagpunta kami dito, nag-ride-ride kami dyan. Kaso hindi kami naka-gears, kaya hindi namin na-enjoy masyado. Papasok ng Patapat Bridge yun. Solid yung mga daan dun. Papunta na to ng Pagudpud eh. Ito na yung part na maraming windmill. Diba ko, nakikita nyo, madilim eh. Time check 4:37. 11 yata kami nag-take off. Parang nasa 5 hours na yung ride natin. Look at that. Ang puta, sobrang tight corner. Ang dami natin oh. Tara, uunan na tayo sa kanila dito. Alright, Venturi oh, Bristol boy. Sarap ng pacingan. Parang sarap naman yung makasabay na big bike. Pagudpud, let's go! Ito na yun! Diretso, Niki. Niki, kanain mo! Sige, pati. Banat, banat. Ako din, dito na kami, sa likod mo. Malalim yung karbada, ha? Inip kayo. Ah, dito ako na-overshoot. Libre. Ano yung nakauta sa biglang hiner? Patapat na to. Ito yung Patapat Bridge mga padi. The last time galing din kami dito, Amoeba Water. Pagpasok mo dito, mapapansin nyo wala ng linya yung mga daan. May mga putik, landslide. Lahat nga daw ng element ng accident nandito sa lugar na to, kaya dapat tayong magdahan-dahan. Ingat tayo, baka makipagpacingan muna tayo dito sa mga brother nating mga lolo. 51 minutes to go and we're heading with the second checkpoint. Makapagpahinga tayo ng konti dun. Sinabi na kami ni Coach Yogi, once na pumasok kami ng Sanchez Mira, maglaylo na kami. At yun na nga yung gagawin natin para safe ang biyahe. At ito na ang pang-anim na hinto namin. Masikat na yung araw, kaya lang medyo delikado dito, maraming landslide. Medyo mag-uumaga na rin naman, dadami na yung sasakyan. Kailangan tayo maglaylo ng biyahe. Talagang relax gaming lang, wala kaming planong makipag-karera dito. Pahinga na lang tayo kaysa makipagbakbakan tayo sa kanila. Paddy, I'm having fun. That's mother pa and great experience. Sikat po kayo. Let's go. Back to the road. Utang ina, umutot pa si Gago. Huli ka sa camera. Baho nga eh. Itutuloy na natin ang biyahe. Sana walang naiwan. Mag-uumaga na. Sobrang laking tulong talaga ng naging preparation natin, ano? Kasi kung hindi, mabibigla tayo, tol eh. Ang ganda, ano? Anong lugar ba to? Cagayan na to, Cagayan. Cagayan. So, nasa Cagayan pala tayo ngayon. Papasok tayo ng bundok, oh. Ang ganda dito. Tangina, solid, oh. Holy shit! Iniisip mo, rin ako nagmamadali tayo, baka masaya naman din itong mga to, no? Hindi natin ma-enjoy. Ganda talaga dito. Kakaiba nga talaga dito. Kakaiba itong lugar na to. Para sa BRT na BGC. Ganun. Bravo Gaming, go! Woo! Oh, tayo na solid, oh!
What a nice view. Pagka nandito ka, mabait kang tao, no? Share lang namin sa inyo yung naging experience namin dito sa buong biyahe namin sa North Loop. Woohoo! Napakaganda. Uday na. May mga kalapati pa, kala mo, drenowing itong lugar na to. May sinadya talaga, nilagyan ng ibon, puno, no? Uday na. Perfect shape eh. Umaga na kami dumaan dito para safe. Isa pa talagang favor sa amin dito sa motor na to. All weather kasi talaga yung gulong namin. Madaan kami sa basa, madaan kami sa lubak, pasok pa rin. Hindi tayo kumakambyo, piga lang kami ng piga. Although mahina yung mga motor namin, hindi talaga tayo tumatap speed katulad ng mga nakakasabay namin mga big bike. Sobrang tiwala kasi namin talaga doon sa coach namin na yun, si Yogi. Expert kasi talaga siya sa lahat ng klaseng motorcycle. At na-confirm namin sa kanya na itong motor na to is one of the convenient motorcycle para dito sa gantong klaseng endurance challenge. Woohoo! Sarap ng araw! Finally, nandito na tayo sa second checkpoint. Sanchez Mira checkpoint. Pagdating namin dito sa second checkpoint, pansin ko kaagad na mas maraming participants ang nagpapahinga dito. Baka sa mga mukha nila ang pagod at puyat. Alam ko din naman na mostly ng mga kasali dito is walang tulog gawa ng excitement. Katulad na lang din namin, nakalimutan ko pang magdala ng extra memory card. Mabuti na lang at swerte talaga tayo ngayong araw. Kami bala, babawi kami sa YouTube. Jonathan, save us! Naubusan kami ng SD card, wala na kaming pangre-record dun sa GoPro namin, so hindi namin may kwento sa inyo yung buong story. Pero dahil nakilala namin si Jonathan, matutuloy natin yung kwento. This is Boss Iron Man, the movie. Sir. Nice ride, nice ride. Sir. Mabuti sila, nakagroupo. Group kayo? O individual? Individual po kami, pero magtatropa, nagsabay-sabay lang. Swerte nyo. Nagpapapirma lang kami dito sa second checkpoint natin. Good morning po! Kailangan talaga namin maghihinto at di maganda ang kondisyon ng mga tiyan ng ating mga riders. Nagkakatay-tay. Bago pa naman kami bumahay, naglamon. Ayun, ito yung Tugiga route, diba? Tama ba? Ito kami pupunta. Ito yung route na inikot natin. From San Fernando, Pampanga, nag-ride tayo ng more than 330 kilometers going to the first checkpoint, which is in Bigan City. Going to the second checkpoint here in Sanchez Mira, took us another 220 kilometers, kaya inumaga na tayo. From here sa Sanchez Mira, we will travel another 150 kilometers going to Tugigaraw for our third checkpoint. Last but not the least, another 250 kilometers going to the Nadjawan Aurora for our last checkpoint before going to the finish line. Finally, going back to Laos Event Center, San Fernando, Pampanga, where we started. That is a total of 1,200 kilometers across Central Luzon. Lapit lang pala. We're going to the third checkpoint, which is yung Tugigaraw. Technical tong checkpoint na to. Hindi kami pwedeng maging earlier than 8 hours yung ride namin papunta doon. Currently, ngayon, parang 7 hours na kami nagra-ride. Tama-tama lang yung dating namin doon sa Tugigaraw. Madi-DQ tayo pag napaaga tayo masyado. Imbis na bakbakin natin, de, pahipahinga na lang sa gilid, diba? And enjoy din namin yung view eh. Oh shit! Damn! Buddy, flat ako. Sabi tayo sa gilid. Flat ba? Oo, flat yung gilid. Dabang-daba. Hindi, lolobo yan. Tatanggalin lang yung tusok tapos saan natin i-implate. Masira yung gulong, huwag na nyo nang ilayo. Natabi lang sa gilid, buddy. Nasaan na namin yan sa haba ng biyahe. Meron talagang mapapulatan. Ayun, naplat yung gulong ni Keno. Tangina, dabang daba pala. Hanapin muna natin yung butas. Bigay sa akin to ni Red Sweet eh. Pinabaon sa atin ng tropa para sa mga gantong eksena. Wala ka nakikita ni Iggy ah. Wala. Eh, day yun na yun. O tara, kanayin natin. Mga barbar na nangyayon.
Ano, Keno? Kaya ba today? Kaya. Nakatatlong tire si healer na kami, pero hindi pa rin umubra dun sa gulong ni Keno. We are at the wrong place at the wrong time, mga paddy. We did our best para maremedyohan yung gulong ni Keno. Pero mukhang dead end talaga tayo. Kailangan natin ng responde. Tara, OPM pa lang tayo kayo. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa din sumuko si Sunny Boy. At nakaisip siya ng napakagandang idea. Mukhang puyat na rin talaga 'yung pare ko. We're having trouble, mga buddy. Nandito lang kami sa Gedli, dito sa Gawing Tugigaraw. Naplatan si Keno. At may dadala naman kami mga tire sealer, tsaka tire inflator. Siguro masyadong malaki 'yung butas. Hindi pa rin niya nakokoberan. Kailangan namin humanap ng vulcanizing na pinakamalapit dito. Kaya lang ang problema natin, 'yung motor na gamit namin ngayon is unusual pa sa market. Kaya hindi ko alam kung tatanggapin ba 'to ng mga vulcanizing dito na local dito sa lugar. Sana matulungan nila kami. This could be the end, mga buddy. Pwede kaming hindi maging finisher dito. Marami pa naman tayong time natin titira, pero there's a possibility na hindi kami maka-finish on time dahil dito sa abir yung nangyari. Pero wala namang problema yon. We join here to enjoy the North Loop with other motorcycles. But as of now, kailangan muna namin harapin itong problema para makatuloy na tayo sa biyahe namin. No chance? Sa bayan na daw. Sa bayan na daw? Malayo? Eh, malayo-layo pa yun. Habang nag-hallucinate na kami sa init ng araw, swerte namang napansin kami ng isa sa mga marshal na naka-assign dun sa lugar. Flat lang naman, flat lang. Kaya ba ng bomba yan? May pang-bomba kayo, wala. Pang-bomba ako dito kung kaya ng bomba. Try natin bomba kasi may tire sealer na sa baka mamaya magkahangin, diba? Ako si Blue Viper, Papa Blue. Papa Blue to the rescue! Pag dumating ang rescue, kaunan may vulcanizing. Apa, alalayan ko kayo, hindi ko kayo iiwan. Papa Blue, nice meeting you po. Hinga po eh. Sinakay namin sa Toro-Toro yung motor ni Keno para dalhin sa pinakamalapit na vulcanizing. Let's go! Dadalhin lang namin yung motor ni Keno sa vulcanizing kasi nga nasira. Salamat kuya! Let's go! Bye-bye! Kala ko dead end na mga paddy. Buti na lang dumating si Blue. Ito, may nakita na kaming unang vulcanizing shop. Buti merong malapit. Siguro mga 5 minutes away lang kung saan kami tumira. Sana magawa yung motor ni Keno. Dito kami sa vulcanizing, naiwan doon sila Mau. Oh, baba, baba. Tulog, tulog. Malaki po kasi yung butas. Hindi pwede yung tire sealant pag malaki butas. Lalagay lang natin, tutusukin natin ganun. Ah, sige po. Ito na lang gamitin mo. Kasi kailangan tumikit. Oh, bro. Anginan mo muna bago matanggalin. Okay na. Ay, sir, salamat ha. No problem. Thank you. Kaya nga sabi nila, hulog kayo ng langit. Saan naman tayo? Sir Noel, saka yung uwi. Thank you, thank you. Bulacan kami. Ah, okay. No problem. Thank you. Thank you, Igan. Okay na. Sisibat na kami. Tatapusin na namin. Drive safe. God bless. Godspeed. Thank you. Say friends, say my best bro, my beloved, my dizzy miss. Cluster budget, faster mother, spreading wicked courses. Do the summon with a hatchet, now you escalate me. Make her worth the golden nugget, red like golden ring. Shake a stomach, slipping ditches, gazing over here. Nagkaroon tayo ng konting delay at naplatan niya si Keno. Pero buti na lang, maraming tumulong sa atin. Yung mga mismong marshal din ng Iron Man, nakita kami, tinulungan kami. Tapos nakita rin kami ng mga riders na huminto. At nakatulong palalo. Akala nyo, di na kami makakatapos ha? Akala nyo lang yon. We almost come to the end. Akala namin, di na kami makakatapos. Kaya ang kas na lang dapat namin si Keno eh. Iiwanan namin somewhere dito yung motor. Pero nakagawa tayo ng paraan. Again,
at tuloy ang biyahe. May nadaming aberya at lahat na solusyonan dahil sa mga tumutulong sa aming mga tao sa daan. Oh yeah! Solid ano? Napakarami ginagawang daan. Eh sana po, ibanata mo ng stand-up position. Okay lang yan, pupunta. Minutes to figure out. Let's go. May dami ng mga mape-pacingan namin. Siguro mga HPG to, mga professional silang mga hawi ng sasakyan. Kaya dito na kami nakapag-pacing. Thank you dito sa mga riders na to, kung sino man sila. Thank you sa inyo at napabilis yung biyahe natin at safe pa. Nandito na pala tayo sa third checkpoint, Tugigaraw. Idol! Uy, baka tumubo ko! Dito kaya, ma'am! Salamat, salamat! Dito muna tayo, nag-airbox lang ako. Picture tayo! Dali! Try muna, buddy! Idol! Ingat! Thank you, ingat ko kayo. Hoy puto, inabol niyo ba ako? Sabi sa iyo. Magta-traffic tayo dito ha. Ano? Salamat. Tumawa dito kami sa ship. Repair box daw si Sally Boy. Tatapos lang namin sa panibagong stopover. Tumahay si Sunny Boy. Nag-LBM yata yung pare ko. Lusaw daw yun tumabas. Excuse me sa mga kumakain dyan. Eh, yun talaga yung nangyari. Ano, gagawin natin? We're down to the last checkpoint. Papunta na tayo ngayon ng Dinadyawan. Dun sa Elysian Sands. Sarap naman nun. Happy. Baka ganda dito. Kasa bumpy roads. Yung patrangko namin ngayon, si Keno. Ang nangyari sa ride namin, palitan yung nagli-lead sa harapan. Yun yung nag-i-spot ng mga danger sa harap. Mas nakakapagod talaga yung trabaho niyan. Kaya nagpapalit-palitan kami. Madali kasi yung mag-command sa amin eh. Kasi meron kaming cardo, backtalk, magkakausap kami. Puta na yung daan, pahon! Puta na! Woo! The mountains! Let's go! The world is spinning too fast. I'm pulled out like issues to keep myself tethered to the days I tried to lose. And my mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I'm the best in a happy mood.
monkey in the jungle, watching a paper trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. Sa dito na tayo. At makakapagpahinga na after this, pwede na kaming mag-chill-chill dito. Damn, son. Let's go, go. Nandito na tayo sa last checkpoint dito sa Elysian Sands, Dinadyawan. 1,000 toray. Niride lang talaga namin ng chill tong boss Iron Man. Wala talaga kaming planong bumakbak. Success! Complete! May lagi kami tinatambay dyan na tabing dagat. Napakaganda. Dinadyawan. We're just chilling down here in Dinadyawan. Pahinga muna tayo dito sa tabing dagat bago tayo dumiretso na Laos. Hindi naman talaga namin hinahabol yung time eh. Pero ngayon mukhang maghahabol kami ng time at hinahapon na kami. Andito pa kami sa Dinadyawan. We have 4 hours left para makabalik sa Laos. Siguro pahinga lang ng konti. Ito bagsak na eh. Pagod na pagod. Toyo. Sarado ni. Thank you ah. Ingat, 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 ingat. Babakbak na rin kami pamaya-maya. Uwi na tayo. Bye Dinadyawan. Medyo ubos na rin yung mga energy namin. Lobat na tayo. Woohoo! 5 hours, 4 hours left. Nandi-DQ na tayo. Kaunting oras na lang. Kaya nahabol namin yung time. Ganda ng daan oh. Gumabi na po. Walang tulog na North Loop. Thank you po sa inyo lahat. Pabalik kami ng Pampanga. Kasama namin yung mga ibang participants. Ayan, ang dami pa namin, no? Tulungan natin, tol. Okay na. Tara na, tara na, tara na. Nagkabungguhan sa sobrang lalaki ng mga motor. Siguro mga 1 hour away na lang kami sa Pampanga. Kasabay namin yung mga malalaking big bikes kita pa. Sobrang sayang experience. Wala na akong masasabi. Siguro isa na to sa pinakamagandang experience na naranasan ko sa pagmumotor natin. Daddy! So tired, my man! We're about to enter San Fernando, Pampanga. At babalik na kami doon sa event center. Para matapos na namin tong 1,200 kilometer na Boss Ironman Challenge. We have done it! Very chill lang. Said culture way. Thank you po. At last, we're back here in Pampanga. Let's go! Yeah! Napasampako! Let's go! Pagod na pagod ako! Sir! Very thankful ako that we were able to enjoy the view and still finish on time. Mission accomplished. Tama nga pala. After all that hard work, it's all gonna pay off once natapos mo yung challenge. Napakalupit na experience nun. Especially kasama ko yung mga tropa kong tumagpo sa finish line. And finally, prove to ourselves that we can also do it without leaving each other behind. Be proud because you are now a certified Ironman. Certified Ironman! Nakauwi din! Boss Ironman Sunny Boy! The Boss Ironman Keno! Kaya-kaya, basics! Tapos! Kararating yun! Kararating yun! Boss Ironman! Tangin na sa pipig ito no! Ba't walang boy? Mark Sunny Boy Sarmiento! Thank you! Certificate! Meron tayong nawawala, meron din. Legitimate Boss Ironman finisher. Yeah! Yeah! Wow! Minum nga tayo! One more. Can
Kanina sobrang antok na kami, pagod na pagod, pero nawala lahat pagdating namin dito. Napawi lahat ng pagod namin nung nakuha na namin mga certificate namin. For feeling sa pakiramdam, napakasaya. Lima kaming nakatapos, buong grupo, halos buzzer beater. Andito tayo ngayon, uumpisa ng mga katawan. Safe ang buong grupo. Hindi ako napagod. Woo! Let's go home and rest, motherfuckers. Ang ina. Yes! Yes, thank you, Lord! Salamat, lahat po ay ligtas, nakauwi ng buo. Mga tropa natin, barag na. Dumutong isa. Nakatulog nang nagsiselfone. Tulugan na bukas maaga pa tayo. Pupunta tayo ulit sa event center para i-claim yung mga prizes natin na makukuha sa raffle bukas. Akin yung motor. The second day of this Ironman event. Pabalik tayo sa Laos event center. 7 a.m. talaga yung call time. Medyo late na kami. Alas 8 na yata. Tara, tara. Alam mo na natin ang sarili natin. You are all now a certified Ironman. Makitaas po lahat ng first timers. Wow! Napakarami, di ba? Parang ano pinagagawa mo, ayaw ka. Gagawa na lang kami sa iyo kahapon. Ayaw ka. Safe lang, safe. Go Shogi. Waiting kami dito sa awarding. Yung raffle, syempre, yun yung pinaka-inaabangan namin eh. Kukuhanin namin ni Nicky Boy yung KTM. Kay Nicky yung ano doon, Kawasaki. Kawasaki. Ulul! Akin yung KTM. Okay, sa'yo yung damit. May script na nga ako doon sa stage. This is the moment. Duke 390 Adventure, ang grand prize. Sana manalo tayo. Halos lahat ng mga finisher, umaasang sila makakuha nitong motor na to. Mag-a-announce na sila ng winner. Pupunuti na. Poste ang mabunot niyan. The man of the hour. Okay, talikod. Yan. Oh. Linis po ang kamay. Ha? Wala rin kaming hawak. Are you ready? Ready na ako. Ready na kami! Ready na kami! Salam, boss day. Okay, confirm sa rin yung tapon mo. Sarado ka, kambiolo. Okay, eto na. Okay. Ang nabunot ni boss day, 3-digit. Okay. First time! Next. Ang sumunod na number, sino na lahat ang may 7! Olats mga buddy! Olats tayo! Number 10 on? 9! 9! Ayun! Ayun! Napakaswerte mo sir! Uwi na mga buddy, uwi na! May nanalo na! Bigo man tayo na makuha yung grand prize, masaya naman tayong dalaang lahat ng kwento at karanasan sa biyahe na to. Hope you enjoy the ride the way we did. And see you again next time mga buddy. That's a wonderful experience mga buddy. Boss Ironman 2022. What a ride! To die long when you feel we've got